susugan ko lang yung question po ninyo. Kasi, you know, I read your profile at alam naman po natin na kayo po ay nanggaling sa pagiging aktivista. At ang pinaglalaban niyo po ay yung mga interest po ng mga sektor na inyong mga nabanggit. Pero po, pag kayo po ay naging Pangulo ng Pilipinas, hindi lang po isang sektor ang inyong pamumunuan, kundi iba't ibang sektor na may kanya-kanyang interes. Ngayon, kung kayo po ay naging Pangulo ng Pilipinas, paano niyo po babalansihin ang iba't ibang interes na to, katulad po ng interes ng mga manggagawa at interes po ng mga kapitalista? Una, klaruhin ko lang, pag sinabi kong manggagawa, ang ibig naming sabihin dyan ay nakapatungkol yan doon sa lahat ng mga taong obligadong magtrabaho para mabuhay. That's labor, that's worker. Ngayon doon sa mga kapitalista, may pagbabalansi rin kami dahil inisip kami na pagtulong doon sa mga maliliit na negosyante, yung mga micro, small and medium enterprises. Pero doon sa mga kartel, sa mga monopolyo, talagang hindi ko gusto yung kailang mga pamaraan ng paglinegosyo na ginagamit, yung kanyang kalamangan sa pinansya, and at the same time, yung kailang political connection para itulak yung kailang mga business interest. Doon ako hindi sang-ayon. At lalo na doon sa mga negosyante na hindi nila tinuturing yung mga manggagawa na partners. Dapat ay partner sila. At hindi dapat kinokontraktual. Hindi dapat masyadong mababa ang sahod ng mga manggagawa kumpara doon sa living wage. Napakalayo. At maraming yung karapatan niyang mag-union na pinaka-basic sa ating konstitusyon, ayaw ipinatupad, ipinagkakait. Yun lang naman ang, yun ang aming pagkakaiba. Nakapatungkol ako doon sa mga kartel, big businesses, at saka itong mga monopolyo.